Okay, kayo po ay malugod ko kayong inaanyayahan na sumubaybay sa aking programang Patnubay sa Kalusugan. Ako po si Ma'am Rose na inyong lingkod. Sa akin pong Facebook, hanapin niyo po yung Patnubay sa Kalusugan. Ugalin niyo pong i-like at i-share yung Patnubay page. Ganon din po sa aking YouTube channel. Hanapin niyo yung pangalang Rose Alfonso. I-click niyo yung subscribe pati yung bell, yung kalembang, para ma-notify kayo sa aking bagong video. Ako po ay aking ngayon topic ay tungkol sa arrogance disease. Ano po ba tong arrogance disease na to? Maraming mga tao na may sekreto sila na nakatago sa kanilang puso na hindi nakikita ng tao pero nalalaman ng Diyos. Alam po natin, ang puso natin ay parang bahay. Nakalagay po sa Revelation chapter 3 verse 20 sa Bible. Sabi sa Revelation chapter 3 verse 20, "Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice and open the door, I will come in to him and will sup with him and he with me." Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutok-tok. Kung sino man duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahapong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Sa John 3:16, "Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man sa kanya'y sumanampalataya, hindi siya mapahamak, kundi magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life." Naniniwala ka ba dito? Naniniwala ka ba sa salita ng Diyos? Naniniwala ka ba sa nakasulat sa Biblia? Ang nakasulat sa Biblia, sino man ang maniwala sa Diyos, kay Jesus, hindi siya mapapahamak, kundi magkaroon siya ng buhay na walang hanggan. Naniniwala ka ba dito? Ngayon, pagka ikaw merong humble spirit, hindi ka arrogante, maniniwala ka. Kapag hindi ka naniniwala, nabubuhay kang walang Diyos, ateista ka. Kapag hindi ka naniniwala, bisabihin, wala kang pananampalataya sa Diyos. Kaya ang sabi po sa John 15 verse 5, "Ako ang puno ng ubas, kayo nga ang mga sanga. Kung mananatili kay sa sanga, magbubunga ka ng marami. Pero kung ikaw ay hiwalay sa sanga, wala kang magagawa." Nilikha po ng Diyos ang tao to glorify God. Kaya sabi nga gano'n sa atin ng Panginoon, "Ako ay nasa labas ng pintuan. Ako ay nasa labas ng iyong puso. Ako ay kumakatok sa iyong puso. Papasukin niyo ako." Kaya kung ikaw ay naniniwala na ang ating Panginoon, ang ating tagapagligtas, bubuksan mo ang puso mo, papapasukin mo siya. Pag pinapasok mo ang Diyos sa puso mo, may pananampalataya ka sa Kanya at naniniwala ka sa Kanya. Kasi ano po ba, bakit nilikha ng Diyos ang tao? Anong dahilan? Sa Revelation chapter 4 verse 11, ang sabi, "Mararapat ka o Panginoon namin Diyos na tumanggap ng kalwalatian at kapurihan at ng kapangyarihan." Kaya sabi, "Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power." Ikaw, Panginoon Diyos, na nararapat tumanggap ng kalwalatian, glory, honor, sabing ganon, and power, sapagkat nilikha mo ang lahat ng mga bagay at dahil sa iyong kalooban ay magsisilitaw. Dahil sa kalooban ng Diyos, nagsilitaw ang lahat ng bagay kasama niya ang tao. Dahil ang tao ay humiwalay sa Diyos, pag humiwalay na ang tao sa Diyos, pinupuri na niya ang mga bagay na linikha ng Diyos, salip ang Diyos na manilikha ang kanyang pupurihan. Sabi po sa James 4:10, ang sabi, "Humble yourself before the Lord and He will exalt you." Magpakababa kayo, magpakumbaba kayo sa paningin ng Diyos, itataas kanya. Dahil sa pride o sa pagiging arrogante o dahil sa kayabangan, ginagawa mo ng Diyos ang pera, ginu-Diyos mo ang iyong kapangyarihan. Pag dumating ang malaking problema, hindi ka na makatayo.
Katulad nga po sa Facebook, ang daming nag-comment sa sinabi ni Coco Martin. Ang sabi niya ganon, pag magugutom daw ang kanyang pamilya, ay para bang ano, maghihiganti siya, hindi niya kakantihan. Eh, hindi ko lang ano bang sabihin na, ano. Alam niyo, ang para sa kanya, ang ABS-CBN, nakasalalay ang pagkita ng malaking pera. Diba? Parang ano, parang katapusan na ng mundo. Parang doon sa kanyang salita, parang ang hirap ng buhay niya pag hindi na ibalik yung kanyang teleserye na probinsyano. Ang sabi nga ni isang netizen, eh kami nga, hindi kami nakatanggap ng ayuda, hindi kami nagre-reklamo. Eh ikaw ang yaman mo, milyon-milyon ang iyong natanggap na pera. Eh bakit ganyan ang saklap ng pagsasalita mo, sabi ng netizen. Kaya po ang sabi, pag tinignan mo ang isang bagay na source ng kabuhayan mo, pag hiwalay ka sa Diyos, wala kang pananampalataya, parang ang bigat ng problema mo. Pero tandaan niyo po, sabi Deuteronomy chapter 8 verse 18, remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth. Ang sabi niyang ganoon, alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos, siyang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ng kayamanan. Hindi yung ABS-CBN ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan para magkaroon ng kayamanan. Hindi yung boss mo, hindi yung business mo ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan na magkaroon ka ng kayamanan. Alalahanin mo, ang sabi, lahat ng mapagpakumbaba, eto'y tatanggapin mo. Kung hindi mo tinatanggap ito, ikaw ay may pride. Kaya sabi nga, sino man taong tumatanggap sa salita ng Panginoon, ay siya'y mapakumbaba. Kaya sabi nga po dito sa James 4, diba sabi ko sa James 4:6, sabi, magpakababa kayo sa Panginoon dahil kayo ay kanyang itataas. Pag humiwalay ka sa Diyos, ang pinupuri mo, yung mga nilikha ng Diyos, hindi mo binibigyan ng pagpupuri ang Diyos na lumikha. Kaya sabi sa James 4, humble yourself before the Lord and He will exalt you. Magpakababa kayo sa paningin ng Panginoon, kanyang itataas ka. Dahil sa pride or pagiging arugante o mayabang, hindi mo nalalaman ang sinasabi mo. Kapag dumating ang malaking problema, malaking salot na dumating sa buhay mo, hindi ka na makahinga. Hindi mo alam kung anong gagawin mo. Tapos sabihin mo, anong ipapakain ko sa pamilya ko? Kaya nga po, titingnan po natin ang Deuteronomy chapter 8 verse 18. Sabi, remember the Lord your God. Alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos, siyang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan. Halimbawa, nawalan ka ng trabaho, isa kang empleyado ng ABS-CBN. Dati-dati, ang laki ng kinikita mo. Ngayon, wala na. Di parang tureti ka na. Pero kung ikaw ay naniniwala sa salita ng Panginoon, alalahanin mo ang Panginoon mo, Diyos, siyang nagbibigay kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayaman. Meron 1,000 ways, maraming iba't ibang paraan ang Diyos para kapagpalain. Hindi lang isang paraan, maraming pamamaraan ng Diyos para bigyan kanya ng kapangyarihan para magkaroon ka ng kayamanan. Kaya ang sabing ganon, you shall perish because you would not obey the voice of the Lord your God. Ikasabi niya, ikaw ay sabi, nalipol, ikaw ay bumagsak dahil hindi mo dininig ang tinig ng iyong Panginoon Diyos. Kaya sa James 4:6 ang sabi, ngunit siya'y nagbibigay ng lalong biyaya, kaya sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalangsang sa mga palalo. Kaya pagka ikaw medyo yumabang na, tatapyasin ng Diyos ang iyong kayaban. Dahil mahal ka ng Diyos, ayaw kanyang mapahamak, anumang bagay na nakakapigil sa kaligtasan mo, ito ay kanyang aalisin. Kaya sabi, huwag kang palalo.
ang pagka ikaw ay naging palalo, ang sabi pong ganon, ang sabi sa James 4:6, nagbibigay siya ng lalong biyaya, ang daming biyayang binibigay ng Diyos sa atin. Kaya, huwag kang sasalangsang sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga po, ang passage mula sa James, ito'y sinulat sa maraming circumstances sa buhay. Alam mo, tayong mga Christian, malalaman mong totoong Kristiyano ka, totoong may pananampalataya ka sa Diyos, sa gitna ng mga problema, nananatiling may kagalakan ang puso mo at nananatili kang may kapayapaan, hindi ka natatakot, magutom. Kaya sabi ni Haring David, ako'y tumanda pero wala akong nakita na sumusunod sa Panginoon na nagutom at nagpalimos. Alam mo, pagka mayroong problema, pag wala, kung hiwalay ka sa Diyos, kaya ito'y tinatawag nating arrogance disease, the disease of the heart, sinungaling ang puso. Kaya sabi, maraming mga nag-aaway, nagkakagulo, nagiingit-ingitan, nagpapatayan, nagkakaroon po ng pag-iimbot, meron pong, ang dahilan po nito, pangangamkam, pagka ang Panginoon ay wala sa kanilang puso. Kaya nagbigay po ng salita ang Panginoon sa atin. Magbibigay siya ng lalong biyaya, kaya ang sabi, sinasalangsang niya ang mga palalo. Magbibigay siya ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Kaya kung ano man dumating sa iyo na problema, manahimik ka, tumigil ka magsalita ng negative, huwag kang manise. Kaya hindi po ba si Eva at si Adan ang sabi ng Panginoon sa kanila? Lahat ng pananim dito sa Garden of Eden, kainin nyo lahat, pwede lang yung halaman dito sa gitna, huwag yung kakainin, sabi. Diba kinain ni Eva at ni Adan? O sabi ng Panginoon sa kanila, Eva, Adan, nasan kayo? Nagtatago sila kasi nung nagkasala sila, nakita nila yung kanilang kahubaran. Bakit? Kasi po hubad kami. O kinain nyo ba yung puno na pinagbabawal ko sa inyo? Diba ang sabi ni Adan, eh kasi po yung babaeng binigay niyo sa akin eh. Hindi niya sinabing, opo, kinain ko. Ayaw niyang tanggapin yung kasalanan niya, ipinapasa sa iba. Katulad po ngayon, di ba, sa situation natin. O bakit nasarahan ang ABS-CBN? Sa halip na tanggapin nila na meron silang pagkakamali, isinisisi nila sa presidente, sinisisi nila sa NTC, sinisisi nila sa mga mambabatas ang nangyari sa kanila. Kaya sabi, pasakop kayo sa Diyos. Datapot para sa ganun, pag kayo pasakop sa Diyos, tatakas sa inyo ang Diablo. Magsilapit kayo sa Kanya at lalapit ang Diyos sa inyo. Kaya si Eva at si Adan, ikaw naman, Eva, bakit mo kinain? Kasi po yung ahas eh. Kaya ngayon, pag meron dumating sa ating pagsubok sa buhay natin, huwag tayong manisi ng tao. Tanggapin mo, di ba? Sabi ng Panginoon, kung kayo ay tapat at magsisi sa inyong kasalanan, papatawarin ko kayo. Ang pagpapala, punong-puno ng biyaya ang Diyos at bibigyan Kanya ng kapangyarihan para magkaroon ka ng kapangyarihan sa iyong kabuhayan. Magpasakop ka lang sa Kanya, lumapit ka sa Kanya, at linisin mo ang iyong mga kamay. Kayong makasalanan, ang sabi niya, padilasayin niyo ang iyong puso, magpakababa kayo sa panigin ng Panginoon, itataas kayo. Alam mo, merong halimbawa po sa Bible, yung the arrogance of disease. Ito po ay si the book of Daniel, no, the book of the chapter 4. Ito po ay sa King Nebuchadnezzar, the ruler of Babylon, na kinuha lahat ang kayamanan ng Jerusalem. Itong si King Nebuchadnezzar is the king of Babylon, year 605-562 BC, before Christ. Ayon sa libro ni Daniel, na-conquer niya ang Juda at Jerusalem, at ito po ay sabi, alam mo, siya po yung sa ating history, nung nag-aaral tayo ng history, nung high school tayo, the Hanging Garden of Babylon, di ba? Hanging Garden of Babylon.
napakaganda nun. Napakaganda nung ginawa. Regalo lang ito sa kanyang mahal na asawa. Si King Nebuchadnezzar ay isang powerful na hari. Sabi po sa Daniel 7, ito'y nagkaroon siya pa ng panaginip na hindi niya to alam kung anong kahulugan. Ito po ang panaginip po ni Nebuchadnezzar. Ganito ang mga pangitain ng aking ulo at aking higaan. Ako'y tumingin at narito isang punong kahoy sa gitna ng lupa at taas niya'y di kawasa. Napakataas, umaabot hanggang langit yung punong aking napanaginipan. Anong po ang punong kahoy? Lumaki, tumibay at ang taas niya'y umabot hanggang langit. Ang tanaw niyaon hanggang sa wakas ng buong lupa. Ang mga dahon niya'y magaganda. Ang bunga niya'y napakarami. Kinakain ng lahat, pati mga hayop sa parang, at ang kanyang ginagawa siyang lilim, at ang mga ibon sa himpapawid, nagsisitahan sa kanyang sasanga at langlaham, lahat ng mga pupunta doon ay nabubusog sila. May nakita ako sa aking pangitain, sabi ni Haring Nebuchadnezzar, sa aking ulo, isang bantay, isang banal na bumaba mula sa langit. Nakita daw niya isang bantay, isang banal na bumaba sa langit ang nakita niya sa panaginip. Siya'y sumigaw na malakas at nagsabi ng ganito, ibuwal ang kahoy, putulin ang sanga niyaon, lagasin ang mga dahon niyaon, isang bulat ang mga bunga, palisin ng hayop sa ilalim niyaon at mga ibon at mga sanga na yon. Sabi, ano ang kahulugan nito? O hari, sabi ni Daniel. Ang sabi, nagpasya ang kataas-taasan at sumapit, sabi niya, ikaw ay mahihiwalay sa tao. Ang sabi niya, no? At ang iyong tahanan ay mapapasama sa mga hayop na sa parang at ikaw ay pakakanin ng damo na gaya ng baka at mababasa ka ng hamog ng langit sa makapitong mangyari sa iyo hanggang iyong malaman na ang kataas-taasan ay nagpuno sa kaharian ng mga tao at nagbigay na iyon na kanino mang ibigin niya ang yamang kanilang inutos na iwan ang tuod ng ugat ng kahoy, ang iyong kaharian ay tunay na magiging iyo pagkatapos ang iyong malaman ang mga langit ay napupuno. O hari, tanggapin mong aking payo, lansagin mo ang katwiran ng iyong mga kasalanan, magpakita ka sa kaawaan sa dukha at ayong katampalasanan baka sakaling ikatibay ng iyong katiwasayan. Ito'y kwento ni Haring Nebuchadnezzar sa sobra niyang pagiging arugante, sa pagiging kanyang mapagmataas. Dumating ang panaginip sa kanya. Kaya sa panaginip niyang ganon, ang sabi, pinag-chop-chop yung puno, ang sabi, tapos ang sabi ni Daniel, sa loob ng 7 taon, ikaw ay mawawala sa loob ng palasyo. Ikaw ay maniniraha. Ikaw ay pupunta dyan sa masukal na gubat. Ang sabi nga nun, yung kingdom mo, yung palasyo mo, iiwanan mo. Ikaw ay magiging katulad ng baka. Ikaw ay kakain ng mga damo at maghahaba ang mahuko mo. Ito'y magtatagal ng 7 taon. Alam mo, ito po ang sabi po, ngayong ako'y, sabi niya sa Daniel 4:37, ang sabi niya, ngayong akong sinibukod na sanay pumupuri at nagbubunyi at magpaparangal sa hari ng langit sapagkat ang lahat niyang gawa ay katotohanan, ang kanyang mga daan ay kahatulan, na iyong nagsisilakad sa kapalaluan ay kanyang mapabababa. Kaya pinababa siya ng Diyos sa kanyang pagiging arugante. Naging para siya naging beast. Imaginin mo, pinaalis siya sa loob ng palasyo, sa loob ng 7 taon, siya po'y nabuhay na isang beast, naghaba ng kanyang kuko at kumakain siya ng damo na para siyang kalabaw. Ito'y amazing story tungkol sa transformation from pride to humility. Kaya po, ang sabi niyang ganon, itong arrogance is the most dangerous diseases of the heart. The disease of arrogance, ito ngayon ay maraming may ganito. The disease of arrogance, the disease of the pride, the disease of pride, the disease of pride and arrogance, nawawala ang kabutihan at kabanalan.
ang pagiging mayabang, pagiging arugante, pagiging mapagmataas, ang kanya pong iniisip, mas greater siya, mas magaling siya sa ibang tao. Hindi siya tumatanggap ng mga payo. Kaya itong sinibukad na sa isang prideful king, nabaliw siya, nagkaroon siya ng sakit na isang psychological disorder na tinatawag nating boanthropy. Itong boanthropy, no, boanthropy, B-O-A-N-T-H-R-O-P-Y, isang psychological disorder, ito po ay iniisip niya, siya ay isang kalabaw. Itong condition na to ni King Nebuchadnezzar sa book ng Daniel, siya po'y lumabas sa kanyang palasyo, kumakain ng damo, ito ay nangyari sa kanya sa panahon ng kanyang paghahari. Kaya nga po, itong boanthropy, ito isang maling akala, meron siyang maling imagination sa kanyang sarili. Maaring ito'y pagkatapos niyang nanaginip, ito na nangyari sa kanya. Kaya ang mga tao ang sabi na nagiging arugante, nagiging mayabang, mga palalo, ito'y pabababain ng Diyos. Ito isang story ni Daniel base sa kwento ng King of Babylon, si King Nebuchadnezzar, na ito po isang case ng boanthropy. Nag-appear sa Bible, naniniwala na siya'y kalabaw. Nakikita po ito sa Book of Daniel. Ang sabi, ang arrogance is used by the weak. Ginagamit ng mga mahihinang tao pagiging mayabang, pero ang kabutihan ng puso ang ginagamit ng malalakas na tao. Kaya pagka very weak ka, ay nagiging arrogante ka. Kaya arrogance, ito po ay sa buhay mo, madali kang manghusga sa ibang tao at gumagalaw ka without the plan of God. Kaya arrogance ay tinatawag nating pride. Sa panahon po ni Muhammad Ali, si Muhammad Ali nung siya ay kabataan, nananalo siya lagi sa boxing, meron siyang kahinaan na pag mayabang siya. Siyempre, pag ang tao ay sikat na, mayaman na, mapera na, nagiging mayabang. Natural yun sa tao pagka sila po yung mayaman na. Kaya sabi pong ganon, ang sabi niya nung nakasakay sa seroplano, ang sabi po ng flight attendant, "Sir," sabi niya, "mag seatbelt po kayo." Alam mo, sabi niya, "Ay, Superman ako," sabi niya. Ang Superman ay hindi nangangailangan ng seatbelt. O sabi naman ng flight attendant, "Eh, kung Superman po kayo, hindi nyo na kailangan sumakay ng eroplano. Kasi ang Superman lumilipad. Dahil andito kayo, kailangan mag seatbelt ka." Sabi niya ganun, ano? Kaya the inner disease that is the arrogance disease, pride, na nasa ating puso, meron destructive effect. Nagre-reflect sa ating behavior at conduct, nagiging sick person ka, nagiging ano ka, yung iba na ugali mo. Only God knows the secret of the heart. Hindi nyo po ba alam si Alexander the Great? Siya po ang he conquered the world, di ba? Magaling na leader ng Greece, di po ba? Siya, magaling siya. Ngayon, siya po ay meron siyang destructive behavior. Meron siyang ugali na insecure. Alam mo ba kung anong kinamatay ni Alexander the Great? Kaya nga tinawag na Alexander the Great, na conquer niya ang buong mundo. Pero meron siyang behavior, meron siyang conduct na insecure. Kaya dinadaan niya to sa pag-inom ng alak. Siya po'y alcoholic. Anong kinamatay ni Alexander the Great? Nung nanalo na siya, na-conquer niya ang buong mundo, ang sabi niya sa mga bisita niya, sa mga makapangyarihan, sa gabinete niya, magdiwang tayo, mag-celebrate tayo, wala na tayong kalaban, na-conquer na natin ang buong mundo. So nag-inom sila, 3 days and 3 nights, walang tigil sa kakainom. Pero after 3 days, gininaw siya, tapos tumaas ang kanyang lagnat, yun na po ang kanyang kinamatay. Kaya nga po, ang pagiging arrogant. Kaya pagka ang tao ay sick person, no, meron kang yung mga arrogant, ito'y ginagamit ng mga weak person. Yung pagka ikaw ay mayabang, ibig sabihin kaya ka mayabang, meron kang
weak personality. Ang weak personality ni Alexander the Great, siya insecure kasi po very domineering, masyadong dominante ang kanyang nanay. Kaya sabi ng nanay niya, hindi si King Philip ang tatay mo. Ang tatay mo ay isang Diyos. Yung isang Diyos ang tatay mo. Ah, ganun ba? Diyos ang tatay ko? Kaya ngayon, kaya siya'y matapang na lalaki. Pero ang pumatay sa kanya ay ang alak. Kaya po nung siya'y namatay, ang sabi niya sa kanyang mga apat na general, meron akong tatlong kahilingan sa aking kamatayan. Ano yon? Ang magdadala sa aking kabaong ay yung aking doktor. Pagkatapos, sabi niya, lahat ng ginto, pilak, mga hiyas na magaganda, habang pinuposisyon niyo ako, isabog niyo sa lupa ang lahat ng mga ginto, pilak, mga diamante, mga bato na mga hiyas, isabog niyo sa dadaanan ko. Pagkatapos, yung aking kabaong, lagyan niyo ng butas, ipalabas niyo yung aking kamay doon. Ano po ba ibig sabihin niyo noon? Ang sabi niya, kaya doktor, ang magkakarga sa aking kabaong, ibig sabihin nito, gano'ng mang kagaling ang doktor, hindi niya pwedeng ibalik ang buhay ko. Kaya ang magaling, alam mo, pag tayo po'y nananampalataya sa Diyos, tulad nga, may problema tayo sa COVID-19. Only God is our healer. He know the secret, no? Pero pagka ikaw ay nagtitiwala sa pananiniwala ka na sabi ng Diyos sa atin, kung ikayo'y lumalakad na may katwiran, uutusan ko ang iyong mga guardian angel na ilalayo sa iyo ang COVID-19. Hindi ka walang darating na salot sa iyong sambahayan basta manatili kang lumapit at magtiwala sa akin. Ang sabing ganon. Pagkatapos, ang sabi niya, bakit doon sa kanyang funeral service, sa pagmamarcha papunta sa sementeryo, bakit pinasabog niya ang ginto, diamante, mga mahalagang bato? Ano sabi niya? Ang mga bato na yan, ibalik sila saan sila galing. Diba galing ang mga hiyas na yan sa lupa? Kaya ibabalik niya. Kaya tapos sabi niya, bakit may butas ang kamay? Doon sa kanyang kabaong, ilalabas ang kanyang kamay. Ano sabi niya? Ako'y pinanganak na hubad. Ako'y babalik sa lupa na hubad din. Yun ang ibig niya sabihin. Kaya, ano ang iyong ipagmamalaki? Gano'ng katulad po ni Henry C. Napakayaman niya. Pero nung siya'y namatay, ang dala lang niya, yung kanyang barong at ang kanyang sapatos. Yun lang ang dala niya nung siya po ay ipinasok sa kabaong. Kaya only God knows the secret of your heart. Kaya nga po, ang sabi nga si John Lennon, di ba alam natin si John Lennon? Isang songwriter kasama ni Paul McCartney ng The Beatles. Ang sabi po ni Paul McCartney, ni Lennon, John Lennon, ay mas sikat daw ang Beatles kaysa kay Jesus Christ. Nung pagkasabi ni John Lennon na mas sikat sila kay Jesus Christ, siya po ay binaril, no, ni Mark David Chapman. Siya ay 25 years old, isang American criminal. Siya po ay binaril, no? Binaril siya ng 6 shot times. Binaril siya at namatay at naligo siya sa kanyang sariling dugo. Kasasabi pa lang ni Lennon na sabi, mas famous daw siya kay Jesus. Don't mock God. Huwag mong biruin ang Panginoon. Siya ang may kapangyarihan sa lahat ng bagay. At ang sabi din ni Tancredo Neves, president ng Brazil, sa kanyang presidential campaign, ang sabi niya, I got 500,000 vote sa kanyang party. Not even God can remove me from my presidency. Ang yabang niya. Kahit na ang Diyos, hindi ako pwedeng tanggalin sa pagiging presidente ko. A day bago siya umupo na maging presidente ng Brazil, na heart na matay siya. Kaya wala kang ipagmamalaki. Yun ding naggumawa ng Titanic, di ba? Yung nag-construct ng Titanic, ang sabi niya, how safe is Titanic? Ano sabi niya? Even God can sink it. Kahit ang Diyos, hindi kayang palubugin ang Titanic. Sabi niyang ganon. Alam mo, di ba, nung April 15, 1912,
April 15, 1912 at 2:20 in the morning. Ito po ay lumubog ang Titanic sa North Atlantic Ocean about 400 miles south ng Newfoundland, Canada. Kaya nga po si Marilyn Monroe, ano sabi ni Marlon itong actress, siya ay binisita ni Billy Graham sa during a presentation of a show. Ang sabi niya, Marilyn Monroe, inuudyokan ako ng banal na spirito na ikita'y kausapin. Nasabi niyang gano'n, sabi ni Marilyn Monroe, I don't need Jesus. Ang sabi ni Marilyn Monroe, no, sabi niya, I don't need Jesus. Sabi ni Marilyn Monroe, a week later, nakita siyang patay sa kanyang apartment. Kaya nga po, sa buhay natin, di ba, isang click lang, nasara ang ABS-CBN, isang dambuhalang ABS-CBN, makapangyarihang ABS-CBN, isang click lang, di ba, wala agad, shutdown na kagad. Sabi daw, ang buhay daw natin ay parang, gitara. Isang kalabit lang, pwedeng mapigtas yung isang kwerdas. Di ba? Parang bula, yan ay bigla itong mapuputok. Parang bulaklak, madali itong malanta. Kaya nga po, ang buhay natin, ang sabi, kaya sabi nga ang Panginoon sa atin, ako ay kumakatok sa labas ng inyong puso. Ang sino mang magbubukas ng pintuan ng iyong puso, ako'y papasok, ako'y mananahan sa inyo. Kaya nga po, ang napakahalaga sa buhay natin, the disease, arrogance disease, sakit ng pagiging mayabang, sakit ng pagiging arrogante, sakit ng pagiging mapagmataas, palalo, ikaw ay babagsak. Kaya nga po sa atin, sabi po sa Psalms 139, verse 23 and 24, siya sa atin mo ko, o Diyos, alamin mo ang aking puso. Subukan mo ako, alamin mo ang aking mga pag-iisip. Tignan mo kung may anumang lakad na kasamaan sa akin, patnubayan mo ko sa daang walang hanggan. Ang ating puso ay sinungaling, ang gawin natin palagi, Lord, search my heart. Alamin mo ang aking puso. Subukin mo ko. Alamin mo ang aking pag-iisip. Ituro mo sa akin ang daan ng matuwid. Kaya sa Deuteronomy 10:16 ang sabi, ang Panginoon ay nagkaroon lamang ng hilig sa iyong mga magulang na ibigin sila. Pinili niyang sabi, ang sabi niyang ganon, nakita niya, sabi niya, tutuliin nga ninyo ang balat ng iyong puso at huwag niyong pagmamatigasin ang iyong ulo. Ibig sabihin ng pagtutuli sa puso, makita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Tanggapin mo siya. Kaya open our heart to God. Alisin yung mga reservation, alisin yung mga pagkocover ng ating kasalanan, yung secret ng ating kasalanan, yung ating pang-unbelief, hindi tayo naniniwala, hindi tayo nananampalataya. Ang gusto ng Diyos sa atin, meron na trusting faith, pananampalatayang may pagtitiwala. Kaya po maging obedient tayo, lumakad tayo sa lakad ng Panginoon. Kaya sa Luke 19:15, makilala ng Diyos ang iyong mga puso. Kaya pakilala natin, minsan po, iba yung iyong sinasabi, iba yung laman ng puso mo. Kaya sabi sa 1 Corinthians 13:4, love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant. Ang pag-ibig ay matiyaga at mabait. Ang pag-ibig ay hindi naigit. Ang pag-ibig hindi mapagmapuri o mapagmataas. Kaya nga po sa huli, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Pinagpala ang mapagpakumbabang loob sapagkat sa kanila ang paghahari ng langit. Kaya nga po ang aking payo at sa mga tulad halimbawa sa mga taga-ABCBN, mga artista, mga empleyado, huwag na lang kayong magsalita, shut your mouth. Huwag kayong magsalita ng mga negative thing. Instead na may kanuman na sama ng loob meron kayo, tumahimik kayo, ipanalangin nyo sa Diyos dahil ang nagbibigay kapangyarihan upang magkaroon kayang kayamanan ay ang Panginoon. Kaya ako po sa buhay ko din, pag dumarating ang krisis sa buhay ko,
hindi ko pinapansin dahil binibigay ng Diyos sa akin ng kagalakan at kapayapaan sa aking isip dahil nagtitiwala ko, pinapapasok ko siya sa aking puso, naniniwala ko kasi the promises of God, blessing yun. Bless, tanggapin mo siya. Pag sinabi ng Panginoon na, I will bless you, I will not leave you, I will not forsake you. Do not fear, fear not, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will help you, I will strengthen you, I will uphold you with my righteous right hand. Yan pong ganun, ano? Kaya nga po, marami pong salamat. Patuloy po kayong manood sa aking programang Patnubay sa Kalusugan, sa aking FB. I-share ninyo sa aking Facebook at ganoon din sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. I-click nyo yung subscribe pati yung bell para ma-notify kayo sa aking mga bagong video. Salamat po, nawang pagpapala, patnubay ng Diyos ang sumatin sa ating pong buhay sa araw-araw.